So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video, we're going to talk about my yung journey ko na nakagat ng lamok. So actually, as now, hindi pa ako ganun kagaling. Nahihilo pa rin ako. Pero, pinipilit kong lumaban. Kasi, pag nakasakit tayo, we have to fight. Kasi, pag hindi tayo lumaban, pagka ano, wala mangyayari sa atin. So, yun talaga yung nangyari sa akin. Nung nakasakit ako. Nakasakit ako dito sa bahay. Nilagnat ako. Yung fever ko, I think, 40 to 42, 39 to 42. Ganun pala talaga pag kinagat ka na lamok or nagka-dengue positive ka. So, hindi ko naman inaasahan na kinagat ako na lamok or something. Basta alam ko nilalagnat lang ako. Good thing na hindi talaga ako. Yung first time, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung first na nangyari. Kung ano talaga yung epekto ng pagkakinagat ka na lamok. So, yung first, first time kong kinagat ng lamok, yung unang nangyari sa akin is, nag-ELBM ako. So, nagtatai ako, tapos, after that, nilagnat na ako, 4 days, 5 days, dito sa bahay. So, hindi pa rin ako nagpa-check up kasi syempre, pag nagpa-check up ka, hindi lang ano eh, hindi lang may swab test ka pa, ang daming blah blah blah, ang dami nilang kailangan or gastos sa'yo. So, habang nagsasalita ako ngayon, actually, nahihilo pa ako. So, yun yung nangyari sa akin. Nung kinagat ako ng lamok, 4 days. 5 days ako nagkalagnat, so hindi ko alam na nakagat na pala ako ng lamok. So yun, yung unang cause yun nga, yung nagtatai ka. So then, after that, natanong ko yung husband ko kung pwede niya ako dalhin sa hospital. So, kasi syempre ngayon may COVID. So sabi ng husband ko, parang nilalagnat lang ako, yung parang lagnat lang. So, after 5 days, magaling na ako. Wala na akong fever. May lumabas sa akin na rashes. So, sobrang kati niya. Alam mo yung kapag natamaan ka ng dahon ng palay, ganun ka kati pag tumama sa skin mo, yung rashes mo. So, yun yung journey ko. So, nagpa-check up na ako, malumabas na yung mga rashes, sobrang kati. So, yung chinek yung dugo ko, yun na nga, nag-positive ako sa dengue fever. Nag-positive ako sa dengue. So, yung platelets ko, sobrang baba, is 27. Andra, dito sa taas. So, yun. Tapos noon, sabi nung doktor na kailangan ko ng magstay sa hospital or magpa-admit kasi nga positive ako sa dengue at saka ang baba ng platelets ko. So yun, noong Christmas talagang sobrang nakakalungkot kasi first time namin na hindi kami kumpleto ng family ko, yung mga anak ko, sobrang sad sila sa nangyari sa akin. So thankful din ako na sa akin or ako yung nagkasakit kaysa sa anak ko. Kasi ako, kaya ko lumaban eh. Kaya ko labanan ng sakit. So, mas talaga na ako yung kinagat, hindi yung mga anak ko. So, sa tingin ko sa ngayon, kailangan natin mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo kasi tag-ulan, tapos ang daming kailangan mag-ingat tayo, maglagay tayo palagi ng OF lotion. Kasi talagang first time ko to na
nagkagat ng lamok, nagka-positive ako sa dengue. Sobrang hirap. Alam mo yung parang kinakain yung lakas mo, yung energy mo. Wala kang lakas, sobrang nalalambot ka, wala kang gana kumain, lahat. So yun kaya hindi ako gaano nakakapag-post sa YouTube ko or something. Yun yung ano ko talaga sa inyo sa ngayon kasi lalo na tag-ulan na sa atin. So balita ko din na madaming nakagat ng lamok dito sa subdivision na tiniperhan namin. So kailangan doble ingat talaga kami ngayon. So as of now, yung pakiramdam ko, medyo okay na ako. Pero nahihilo pa ako ng konti. So sobrang hirap talaga kapag ka nagkasakit ka. Alam mo yun, lalo na isa kang ina, tapos nagkasakit ka. Parang lahat malungkot. Tapos Christmas na Christmas, mag-isa ka sa hospital. Syempre pag mabuti na lang nandun yung kapatid ko, sinamahan niya ako. Kasi yung kasama mo, pagka na-hospital ka ngayon, yung kasama mo, doble gastos ka. Kasi isa swab test yung kasama mo, tapos ikaw swab test ka din. So sobrang mahirap magkasakit, magastos, lalong-lalo na. Tapos sobrang first time na kung nag-Christmas na hindi ko kasama yung mga anak ko. Sobrang malungkot na, lalo na yung bunso ko. Kasi mommy's boy, daddy's boy nga daw siya. So, yun. So, wala akong anything na post sa Facebook, sa YouTube ko. Wala akong mga update. Kasi nagpapagaling pa ako. Hanggang sa ngayon, nagpapagaling pa actually ako sa ngayon. Kailangan ko kumuha ng lakas. Kailangan ko talagang ibalik yung lakas ko. Kasi tayo mga mami, pagka nagkasakit tayo, sobrang hirap. Kasi parang tayo yung alam mo yun? Once nagkasakit ka, parang giba ang lahat. Parang ikaw yung gumagalaw sa bahay. So, sobrang hirap talaga. So, yun muna yung update ko as of now. Sana this year, 2021, magiging conscious pa tayo sa health natin. Kasi yun talaga yung number one na ating iniingatan, yung ating kalusugan. So, thank you so much guys sa mga laging nandyan, sumusuporta sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Ang wish ko sa atin lahat, malakas na pangangatawan. Alam nyo yun, kahit wala kang pera. Basta healthy yung family mo, masaya na. Masaya na tayo dun. Yun talaga yung number one. Para sa akin, yun yung ko sa 2022. Wish me good luck and good luck din sa ating lahat. Kasi year of the tiger, so it's my time. It's kasi year of the tiger ako, so good luck sa ating lahat at sana maging successful at healthy yung taong at sana magiging okay ang 2022 nating lahat. So maraming salamat guys. So yun muna yung update ko sa inyo. Ayoko munang umiyak. Alam mo kasi nagpapagaling pa ako. Nakakita nyo nalalambot pa ako. So thank you so much everyone sa support nyo sa akin. I really appreciate every support nyo sa akin. Thanks a lot guys. Maraming salamat. Happy New Year and Merry Christmas. Happy New Year everyone. So good luck sa ating lahat. Maraming salamat.